nung dumating yung pandemic, method ka na matutulipa yung wedding mo? Actually, ano, March kami nagpaplano na, magpakasal, kumbaga yung plan na yun. But nung dumating nga itong pandemic, kumbaga usod, may mga trials, may mga problems. Talagang very big question sa amin kung matutuloy ba or yung plan ba natin na gusto natin, matutuloy ba siya or isisibil na lang ba natin na very simple. So, yun yung mga medyo questionable pa sa amin noon. Pero thank God, God made all these things possible. Actually po, ano eh, pwede naman namin ituloy anytime eh. Pwede namin gawin yung kasal na kahit simple lang, pero pinangako ko kasi sa sarili ko, sa kagaya niya na babae, hindi niya deserve yung simpleng kasal. Ang pinangarap ko para sa kanya, yung kasal na hindi masasabi na basta na lang pinakasalan. Kumbaga talagang pinaghandaan, talagang pinagtuunan ng effort saka resources. Yun po yung talagang ano, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko siya papakasalan ng simpleng kasal lang. Kaya po yun, ngayon lang natuloy. Kumbaga, ano, actually, nung panahon na magpa-pandemic, balak na talaga po namin nun eh. Kaso biglang hindi natin inaasahan, nagkaroon po ng, yun nga po yung pandemic, kaya hindi natuloy. Sa church kami nagkakilala, transferi ako ng church from one church to another. So, sa kanila, kasi backslider ako dun sa isang church namin. So, dun ako napunta sa church nila. And that was January, nung time na yun, New Year. So, hindi ko naman siya napapansin actually. Hindi ko siya nakikita noon. Pero, siguro, that's the beginning na ginamit ng Lord yon para magkakilala kami dalawa. Paano kayo niligaw ba? Actually, walang ligaw na nangyari. Best friend kaming dalawa. Kumbaga, kung ano yung like ko, mga gusto kong gawin, yun din yung gusto niya. Passion namin parehas ng music. So, dun kami nag-jive. Naging komportable kami kapag nagpa-practice kami, ganyan. So, yun, we've been best friends. Hindi siya nagtanong, hindi siya nandigaw, walang, hindi rin ako sumagot ng oo sa kanya. So, yun. way back, 12 years ago siguro sa church po. Dumating siya doon, bilang attendee lang po. Tapos, since ako yung musician po sa church namin, tapos kinuha siya nung pastor namin na, na singer. Since, simula noon siya na yung nagiging, lead vocalist. Ako yung gitarista. Kaya, kumbaga, kami yung laging magkausap kung paano yung gagawing atake namin sa flow ng music. Tapos yun, naging mag-best friend po kami. Sir, paano mo siya niligawan? Actually, hindi ko po niligawan eh. Basta naging mag-best friend lang po kami. Kumbaga music po yung naging nag-bind po sa amin. Tapos yun, one time nakamdaman ko na lang po na may feelings ko sa kanya. Kaya yun, nagtapat ako. Tapos, fortunately, ganun din pala, inaramdam niya para sa akin. This is the day that we're getting married. Thank you for everything. Salamat sa lahat ng patience mo, sa lahat ng efforts mo, sa lahat ng sacrifices na pinakita mo. Hindi matatawaran, hindi masusukat lahat ng ginawa mo para sa relationship natin.
for all these years, for past 11 years, you've been faithful. Siyempre, hindi ka perfect, pero bumabawi ka. And in that way, mas nato kitang minahal at mamahalin. I love you so much. Ayun. So, this is the day that we are getting married. Message ko sa magiging future point ko. Salamat kasi salamat sa paghihintay. Salamat kasi nakita ko sa mahigit isang dekada yung pagmamahal mo sa akin hindi nagbago. Kahit na may mga ups and downs minsan, sa kabila nun talagang nanindigan ka sa akin. Yun, salamat kasi pinaghintay kita ng matagal, pero sa kabila nun, yun, hindi ka nagbago. Yun yung talagang pinagpapasalamat ko. Sobrang saya ko. Hindi mo masusukat yung kasiyahan ko ngayon na nararamdaman ko. Very thankful ako sa Lord na binigay itong araw na to, kasi ang tagal-tagal na po namin itong hinihintay. Sobrang plano, sobrang pangarap talaga namin to na ibigay ng Lord sa amin yung pinapangarap namin ng wedding. So, hindi masusukat yung kasiyahan ng puso ko ngayong araw na. Ngayon po, medyo kabado na masaya. Masaya po talaga, kaya lang, kumbaga, harap ako sa panibagong dito buhay. Hindi na kagaya ng, pagiging, kumbaga, walang binibear na masyadong responsibility. Ngayon, magtitake ako ng load na, na medyo kinakabahan ako kung paano ko i-bear yung load na to.